Kumusta po? Magandang hapon. Hapon ngayon sa Pilipinas. At ngayong mga 2:30 may schedule po tayo. At may misa tayo sa Lila na Bujol. Kita-kita po tayo. At ito naman tayo, sasagutin natin ating mahal na kapatid si Brother Argesino. Na bagong magisterium ngayon ng LCA. So, ngayon mga kapatid, huwag kayong malito ha. Ang magisterium natin ay hindi laigo. Ang magisterium natin ay hindi isang pari or isang obispo. The magisterium is the whole church. The Pope, the bishops, cardinals. Sabi niya, susundan natin. Susundan natin yung argumento niya dahan-dahan para ang dami mga Katoliko na ang kalaban ng simbahan ay hindi lang nasa labas, nasa loob din. No, nagpa-disguise na Katoliko, pero just imagine kung Latin lang. So ang daming nagkasala ng ano, sabi niya, kasalanan niya yung mga pare na hindi nagmisa ng Latin. So ina-approve na yan ng simbahan. Na pwede na tayo mag-misa vernacular. Kasi, sundan natin yung argumento niya na kinukondem daw yung ano, Novus Ordo ni Pope Pius VI. Pakinggan natin yung storya niya. Totoo ba na kinukondem yung Novus Ordo sa taong 7? Pakinggan na natin yung ano niya. Yung pahayag niya. Hindi ko gusto na dagdagan yung pahayag niya. Okay, pakinggan nyo. Na yung gagamitin lang ng mga paring Katoliko sa pag-a-administer ng mga sakramento sa Latin Church is yung approved, received, and approved. By the Catholic Church. Of the Catholic Church. Sino ba yung mag-approve siya? Dapat Santo Papa, yung Novus Ordo approved by Pope Paul VI. Kung yan ang argumento mo, na ang gagamitin natin narito, it should be approved by the church. Sino ba mag-approve? Ikaw. Si Pope Paul VI po ang nag-approve nito. Kailan ba na-approve ang... By the way, itong Latin rite, isa lang itong rito sa simbahan. Ang daming rite ng simbahan. Anim po. Anim po yung rite ng simbahan. Baka nag-focus na siya sa Latin rite. Ano ba itong anim na 6 major liturgical family rites of the church? Una, Latin. Basta to. Number 1 ang Latin. Pangalawa, Alexandrian. May Alexandrian rite pala. Antiochian. Yan po ang pangatlo. May Armenian pa. May Chaldean pa. May Byzantine rites pa. Hindi po ito Latin, mga kapatid. And it is accepted by the church. Kung focus lang tayo sa Latin, delikado po. Parang may superiority of language. Itong language natin ay inferior. It is, all our language are from God. Yan ang katotohanan. Walang superiority of language. So, may anim na rites, ha? Hindi lang Latin, mga kapatid. May 6 rites, liturgical rites ang simbahan. Iba-ibang ligwahe po yan. May Byzantine, may... susundan natin yung argumento niya kanina. Gusto ko na susundan natin yung mahal natin na kapatid para wala nang malito. No? Yung kaaway ng simbahan ay hindi lang sa labas, nasa loob pa. So, ngayon, pag meron po mga rites, mga ordo, na hindi po siya in line doon sa received and approved rites. Paano hindi ma-approve ang Novus Ordo? Na-approve nga yan ni Pope Paul VI. Sino bang nag-approve nito? Tingnan natin yung nag-approve. Baka si Father Daron ang nag-approve ng Novus Ordo. Tingnan natin. Sa Novus Ordo is short form Novus Ordo Missae, which means the new order of the Mass. The term Novus Ordo distinguishes the Mass promulgated. Sino nag-promulgate nito? Dahan-dahan tayo ha.
Santo Papa po, promulgated by Pope Paul VI. Kailan? In 1969. So, hindi pala ordinaryong tao ang nag-promulgate nito. Santo Papa po, Brother RJ, sino ka ba? Sino ba ako? Mag-question sa nag-promulgate nito. Ang nag-promulgate pala sa Latin Mass, si Pope Pius V in 1570. Pareho sila. Pinopromulgate ng Santo Papa. So, ang Novus Ordo, promulgated by Pope Paul VI. Sino ka ba? Ano ba yung authority mo na mag-question sa Santo Papa? Kita natin dito, mga kapatid, na yung mga hilaw na Catholic defender. Para bang mangga, may mangga na ahat na pagkahinog, hindi totoong hinog na mangga. Dapat hinog tayo na Catholic faith defender. Defender of faith, hinog. Paano ba maging hinog? Dapat aprobado sa Santo Papa. Both masses, the new order of the mass and the traditional Latin of the mass approved by the Pope. Sino ka ba mag-question sa Santo Papa, kapatid na RJ? Sino? O you become a parallel magisterium ngayon? So, dapat sasagutin natin ito, kapatid, dahil maraming mga Katoliko na hindi nila alam na ang pinagkinggan nila ay hilaw na Katoliko. Paano tayo magiging hinog na Katoliko? Sabi niya, heretical po ito. Alam nyo, merong tatlong kasalanan against religion, mga kapatid. Tatlo po ito. Heresy, apostasy. Hindi niya sinaling isa. Sismatiko. Ano ba yung sismatiko? Hindi naniniwala, hindi na tumatanggap sa mga aral ng Papa. Ang hindi niya tinatanggap, itong Novus Ordo. Sino bang nag-promulgate nito? Si Pope Paul VI. Huwag kang magala. Susundan kita. Susundan kita, kapatid. Parang maging malinaw na ikaw ay nagtatago lang sa balat Katoliko pero hindi tunay na Katoliko. Dahil sinaway mo ang promulgated by Pope Paul VI. Ang Santo Papa natin sa 1960, sa taong 19th century, ordinaryong CFD, mag-question sa Santo Papa, presenting himself that he is defender of the tradition. How come naging sismatiko ka? Anong sismatiko? Hindi naniwala sa Santo Papa. Sinong nag-promulgate niyan? Sa Novus Ordo, sa taong 1969, si Father Darwin ba? Hindi! Si Pope Paul VI. Okay. Pakinggan natin yung argumento niya kung makikita bang na 100% Catholic siya. Kinukondem po yan ng Iglesia Katolika. Sabi niya, ang Novus Ordo, kinukondem. Pinopromulgate nga eh. Sino bang paniwalaan natin itong tao na walang duplication, hindi nga nagtanggap ng duplication ng susi ni San Pedro? O itong Pope Paul VI na nakatanggap talaga ng susi? Okay? Susundan natin, ating mahal na kapatid. Let him be anathema. So yun, ang nangyari... So ang mag-declare ng anathema, hindi siya. Dapat yung Santo Papa, obispo. Hindi itong parang obispo. No, parang nagsagawa siya na naging little pope itong taong ito. Your highness, your holiness, no? Parang siya na ang Santo Papa ngayon. Magsasalita parang sino? Okay? Nataranta na daw tayo. Relax lang tayo nag sumasagot sa kanya. Huwag kang ala, susundan namin kay. Susundan kita punto por punto. Para tingnan natin yung kayabangan ng taong ito. Okay. Kapatid natin. Noong 1786. So, kinukondem daw ang Novus Ordo sa 17. Kinukondem po yan ng Iglesia Katolika. Let him be anathema. Kinukondem so, yun. Ang nangyari noong 1786. Paano makondem ang Novus Ordo na napromulgate ito 1969? Ang binabasa niya 17th century na document. Wala pang Novus Ordo noon. No. Paano makondem na ang Novus Ordo 1969
ang binabasa niya ay 17 sa ang binabasa niya ay sa Synod of Pistoia. Okay, sundan natin. Ating alamin ano ang kinukundina ni Pope Pius VI. Babasahin natin ang document. Okay? Hindi niya binabasa yung mga ano kinukundina ni Pius D. 7 propositions ang kinukundina ni Pius VI. Hindi lahat. Okay? Pakinggan natin ito, mahal na kapatid. Okay? Nag-looting yun. Okay. Yun, ah, ito ha. Yun, sa 1786, meron din po mga misang ginagawa ang mga obispo po noon. Ha? Meron po misa sila. Ang misang ginagawa po nila, yun, ang altar po nila, ginawang table, pagkatapos yung language ng mass po nila, vernacular, pagkatapos, ayun, yung mga binabago po, binabago po nila. Anong ginawa ng Iglesia Katolika? Apostolika Romana. Ito po, babasahin ko po ha, sa isang aklat na hindi sa amin ha, hindi ito traditional book ha. Isa po itong Novus Ordo book na at so hindi niya sinasabi yung ano yung pangalan ng libro. Okay. Susundan lang natin. Hindi po sila. Granting. Ito po yung sinabi. The Synod of Pistoia, Italy, 786, among other things, applied this view to the liturgy. Although this synod, no, yung synod nangyari doon sa Pistoia, Italy, was tinged with Jansenism and 7 of its propositions were condemned by Pope Pius VI in 1794. So yung mga itinuro na po dito patungkol po sa synod na ito and particularly sa tinatawag na liturhiya na ginagawa po nila, condemned daw po ito. Kinondemn, isinumpa ito ni Pope Pius VI noong 1794. Kita ninyo? Paano makondemn na 19th century pa yung Novus Ordo? So, kita ninyo yung ang galing niya mag-present ng argumento. Pero yung Novus Ordo promulgated 1969 pa. Ang binabasa niya ay 17th century na document. Ang nangyari pala sa Synod of Pistoia taong 1785 po ito. May obispo na nagangalang Bishop Derice, Bishop of Pistoia, na nagsagawa sila ng synod at they are labeled as followers of Jansenism. Ano ba itong Jansenism? Isa po itong theological heresy during the time. The heresy of Jansenism, as stated by subsequent Roman Catholic doctrine, lay in denying the role of free will in the acceptance and use of grace. So kahit hindi ka mag-cooperate sa grasya, ay mag-operate yung grasya mo. Yan po ang heresy. Dahil the grace of God will operate when we cooperate. Kahit hindi ka nag-cooperate, yan po ang Jansenism. At yan ang dahilan na kinukondem ang synod na ito. Okay? Ano pa? Babasahin natin. Itong document ito ay mababasa natin sa Synod of Pistoia New Advent Encyclopedia. Ating mabasahin ha. Ang Bishop of Pistoia, si Bishop Derice, sabi dito, basahin ko na lang direkta. In the year 1780, June 19, the Tuscan diocese, the Bishop Derice, he planned and energetically pursued with the encouragement of Pius VI. Six, nung una, binigyan pa ng approval ni Pope Pius VI, who had previously recommended a synod. So, mismo si Pope Pius VI ang nag-recommend na sagawa kayo ng synod. As a normal means of diocesan reform, so sa pamagitan nito ay ma-reforma ang ating mga dioceses, with characteristic energy and previous
provision, he prepared for the council by inviting from without his diocese, theologians, canonists, notorious for Gallican and Jansenistic tendencies. So, ini-invite niya kahit yung mga ibang mga theological perspective and issued to his clergy pronouncements, which reflected the dominant errors of the times. So, na-influensya sila sa mga dominant errors of their time. Ano ba ito? Ito na, hindi niya sinabi itong mga dominant errors na ni-reject ni Pope Pius VI po. The work of much needed reform but influenced by the times. His zeal came to be marked by reckless audacity. So, dahil sa kanyang ay naging reckless naman siya. He condemned. So, ito na. Ang obispong ito. Ito ang kinukondem ni Pope Pius VI. Bakit? Kasali sa kanilang synod, he condemned the devotion of the Sacred Heart. Bawal na yung devotion sa Sacred Heart. So, ninarate dito. Pero hindi na dinarate. Ang Novus Ordo daw ang kinukondem doon. Saan ba yung Novus Ordo dyan? Yung Novus Ordo promulgated kailan? 1969 po, Brother RG Sino. Hindi po sa 1780. Kita ninyo yung ang galing niya mag-imbento. Wala dyan. So, ang kinundin na, dahil ang kanilang the condemned devotion to the Sacred Heart discourage the use of relics. Imagine na ka, bawal na mag-ng relics. Pangatlo, discourages the use of images. Tingnan nyo, ito po Protestante na po ito. Kaya pala kinukondemn ni Pius VI. Ano pa? 7 proposition ang kinukondemn doon. Hindi lahat ng proposition base sa kanyang ating narinig sa kanyang aklat. Undervalued indulgences. So, ano ang ginagawa nila? Parang wala nang bili yung mga indulgences. Parang, wala na yon. Hindi na maganda yon. Improvised liturgy. Ang kinukondem dito, kapatid na RGC, no? Improvised liturgy. Hindi approved ng simbahan. Ano ba yung improvised liturgy? Meron kaming isang pare na very liberal, no? Ang first reading ay yung newspaper. Tingnan nyo. Yan po ay improvised liturgy. Hindi approved ng simbahan. Pero ang Novus Ordo, promulgated, approved by Pope Paul VI. So, hindi magagamit niya yung Novus Ordo na promulgated because it is approved by the church. Diba? Yung improvised liturgy ang kinukondena dahil may mga liturhiya nila na hindi approved ng simbahan. Yan po ang kaulugan ng improvised liturgy. Hindi yung Novus Ordo. Bakit? Ang Novus Ordo promulgated by Pope Paul VI. It is not promulgated by Father Darwin Gitiano. Diba? So, malinaw na ngayon. So, kita ninyo, yung mga document niya ay nag-operate lang siya sa mga biases. No? Kita siya ng improvised liturgy, Novus Ordo na agad. Yung improvised liturgy, katulad ng isang professor ko, nagmimisa siya. First reading, yung Sunday News, yung Daily News, Sunstar. Yun po ang improvised liturgy. Hindi na ang salita ng Diyos ang binabasa. Yan ang kahulugan ng improvised liturgy, not approved by the church. Pero ang Novus Ordo, approved by the church, Brother RG Sino. Sino ka ba, Brother Sino? No. Okay? And then, founded a press for Jansenistic propaganda. So, ito ang dahilan, Brother RG. Kaya pala, kinukondem ni Pius VI ang Synod of Pistoia.
Kita ninyo, kumukote lang, pero hindi binigay yung historical context. Therefore, si Brother RGC, no, out of context. Kumukuha, tingnan nyo, kinukondem ang Novus Ordo ng simbahan. Ang kinukondem, yung improvised liturgy. Ano ba yung improvised liturgy? Hindi approved by the church. Hindi na malinaw po yan. Madali lang po yan. Kung i-explain natin ng mabuti. Kaya nga, sinusundan ko yung kada argumento ni Brother RG Sino, and ibibigay ko yung historical context talaga. Noong una, in-approve siya ni Pope Pius VI. Pero, nung na-examine na yung element, dahil ini-invite niya kahit yung mga ibang theologian sa ibang pananampalatayan. So, ang nangyari, na-influensya siya sa mga Protestante. At hindi naman approve ng simbahan. Ang, so, kanya nga, kinukondem kahit yung devotion ng Sacred Heart nga eh. Hindi na nila pinopromote. So, malinaw na malinaw, mga kapatid. So, punto-punto lang, sinusundan natin, hindi lang yung aklat ang sinusundan natin ni Brother RG Sino, no? Kundi ang historical context talaga sa pangyayari. Kung kukuha lang tayo, magkita tayo ang improvised liturgy. Ah, Novus Ordo na ito. Novus Ordo, promulgated 1969 po. Oh, hindi maganda yan. No. Ang kita ka na ng mga changes, then Novus Ordo agad. Kanina mga kapatid, yung consecrated host na gamit natin yung Novus Ordo. Kanina lang. Yung babae, kinuha ko yung consecrated host. At nung una, before ko kinuha yung consecrated host, nakatingin siya sa akin. Nung kinuha ko yung consecrated host, na ang gamit natin ay Novus Ordo, bakit hindi na siya makatitig? Lumingo na sa ibang direksyon. No, nilingi na. So, pumunta na ako sa kanyang direksyon. No, dahil lumingon, pinuntahan ko. No, lumingon siya sa ibang banda. So, pinandahan ko yung banda niya na nilingunan niya. Ano nangyari? Lumingon na naman. No. So, kita mo rin, Brother RG, kung sa demonyo yan, bakit matatakot yung demonyo sa consecrated host? Bakit valid yung consecration? Yan ang problema ninyo. Dahil madali kayong manghusga. Hindi naman namin hinihusgahan yung Tridentine Mass. Ina-accept namin kahit yung Tridentine Mass. At sa mga hindi pa nakakaalam, may anim na ritual ang simbahan, hindi lang Latin Mass. Hindi lang lingwaheng Latin. May Alexandrian Rite, may Chaldean Rite, may Antiochian Rite. Nasaan yun? No, ang dami nito. May Byzantine Rite, may Alexandrian Rite. Ang dami. Anim. Tinatanggap yan ng simbahan. Mas Brother RG, stricto pa sa Panginoon. Stricto pa. No. Parang naging little pope itong kapatid natin. Parang siya na ang Santo Papa. No, it is promulgated by the church. It is not promulgated by ordinary layman. 1969 po ba ito? Promulgation? So, babalikin ko, may 6 rites ang simbahan, liturgical rites, Latin, Alexandrian, Antiochian, Armenian, Chaldean, Byzantine rites. Pero yung rite ni Brother RJ, Latin lang. No? Naka-focus sa Latin. At yung Latin pala, mga second century na lang na yon, dahil Greek yung ginagamit nung una. At tingnan natin yung referensya natin. So, Tridentine Mass. So, ang ginagamit nila refers to the variants of the liturgical rite of the Mass. So, imagine mo ka, yung variants, yung liturgical rites, hindi lang focus sa isa. No? In the West, before 1570, when his bull, Coprimum, Pope Pius V, made the Roman Missal as revised by him, obligatory throughout the Latin Church. Except for those places and congregation whose distinct rites
could demonstrate an antiquity of 200 years or more. So hindi na pinigilan yung ano, pinatuloy na yung Armenian, pinatuloy na nila, no? Yung mga distinct crimes could demonstrate an antiquity of 200 years or more. So yung mga rito na maka-trace back panahon sa may antiquity, meaning antiquity, can trace from the apostles, yung Alexandrian rite, Antiochian rite, yung mga rite na ito, ay kinukonsider ng simbahan. No? Hindi striktong simbahan eh. Tapos Brother RJ, stricto pa sa Panginoon. Just imagine, mag-Latin tayo, walang Latin mass dito. So magkasala yung mga tao. So, let us widen our horizon, mga kapatid. May Armenian rites, may Chaldean rites, may Byzantine rite. The Latin rite is most formed by Roman rite. Ang tawag ang Latin rite ng Roman rite. So, nung sabi dito, sa document, as revised by him, obligatory throughout the Latin Church. So, nung una, ini-oblige niya yung ano. Pero, except for those places and congregation whose distinct rites could demonstrate an antiquity of 200 years or more. So, kinukonsider ni Pope Paul ni Pius V. Pero itong Novus Ordo, it is promulgated by Pope Paul VI. It is not promulgated by ordinary layman, mga kapatid. So, kung heretic ang Novus Ordo, kayo din schismatic. Tatlo yan eh. Kompleto yan. Schismatic, heretic, apostasy. Yung heretic, may ilang doktrina ka, hindi tinatanggap. Di ba? Apostasy, lahat ng doktrina hindi mo tinanggap. Pero hindi nyo tinatanggap ang promulgation ni Pope Paul VI? Sino ka ba? Sino ba tayo? Yan ang mabuting tanong na dapat natin. So, bawat ano niya, document, sinusundan natin historically. Ano ba ang kinukondemn ni Pope Pius VI? Ang kinukondemn niya, yung improvised mass. Ano yung improvised mass? Hindi approved ng simbahan. Pero meron bang ito ang challenge natin. Meron bang Santo Papa na nagsasabi yung Novus Ordo ay sa demonyo? Yan, problema mo yan, Brother RJ. Sino? So, maghihintay ako. Sinong Santo Papa? Kahit isang Santo Papa lang. Hindi obispo ha, Santo Papa. Sinong Santo Papa na nagsasabi ng Novus Ordo ay sa demonyo? O ikaw lang? Anong sabi ni Apostol Pedro? Bawal natin i-interpret ang mga aral ng simbahan privately. So, sinusundan natin dahil marami naman tayong document dito. O, marami namang rites ang simbahan. Na bakit stricto pa tayo sa Panginoon? No? Kung tayo lang maligtas doon sa langit, no? Kamingaw sa langit. So the Lord is extending His mercy and love in many ways. No? Parang yung Panginoon ni Brother RG Sino ay stricto pa sa lahat ng ano. Stricto pa sa mga pariseo, mga kapatid. So, the church now is not ghetto mentality. Nung una is ganito ang simbahan, pero ang simbahan ay natututo. Binuksan niya yung isipan niya. Kahit nasa kanya yung susi, nakikinig siya. Yan ang maganda ng simbahan. Kaya nga, merong synod. Merong council. Meron tayong Santo Papa. Oh. Huwag kayong mag-alala, Brother RG Sino. Susundan ko yung mga argumento mo. Para makikita, sino talaga ang totoong Catholic defender? No, yung defender lang. Ipakita mo yung historical background sa aklat mo. Kukote lang tayo ng isang ano, and then marami na tayong sinasabi. So, hindi po maganda yon. Ano pa ba yung ano? So, ito po yung dinidiscuss niya. 7 propositions. Pero hindi niya dinidiscuss ano ba yung propositions na kinukondemn ni Pius VI. Kung saan lang siya bias, yung improvised liturgy, doon niya, yun, ang interpretation niya doon, ay, Novus Ordo na ito, Novus Ordo. Improvised nga eh. Hindi approved ng simbahan, hindi approved ni Pope Pius VI.
Pero itong Novus Ordo, promulgated kailan? 1969 po. Hindi po ito na-promulgate during Synod of Pistoia. Kita ninyo? Ang difference, mga kapatid, pinipresent ko ngayon historically. Not partially, mga kapatid. Kung partial lang presentation natin, malabo yun. Kaya nga, binabago niya yung topic niya. Dahil walang Santo Papa ni isang Santo Papa na nag-declare na ang Novus Ordo ay sa demonyo. Siya na ba ang bagong Santo Papa ngayon? Habemus Papam. No. Nandito na pala sa Davao. Nandyan na sa Davao ang Son of God. Nandito na din ang bagong elect na Santo Papa. No. Siya na ang nag-declare sa Novus Ordo that it is from demon. Habemus Papam. Habemus Papam. Pope. Pope R.G. Sino. So, parang ikaw na ang Santo Papa ngayon, ha? Mas mahigit ka pa sa Santo Papa. Novus Ordo is promulgated by the Pope and you are now presenting yourself as parallel magisterium. You become the new Pope. Congratulations. May Son of God na sa, ano? Davao. Sa Davao. Meron na ning Little Pope sa Davao. Siya na ang magisterium. Sino kaya yung mga bishop niya? No, sino kaya yung mga cardinal niya? So, sismatiko. So, kung kino-condemn niya yung ano, siya na ang nag-declare eh. No, na ang Novus Ordo ay heretic. No, ang galing mo ha. Ang galing mo. Oh, sino ka ba, brother? Sino? So, yan mga kapatid. Susundan pa natin yung document niya. Okay, mag-alala. Susundan natin. At ibibigay natin, mamasahin natin yung historical context sa mga document na ginagamit niya. Okay? Pakinggan muna natin, no, si Brother Argesino. Ating mahal na bagong elect na magisterium. I don't know if he studied theology or nagbasa-basa lang. Delikado po yan. Nawala do. Wala yung ano. Dahil susundan natin itong kapatid natin. So, ang kinukondem dito ni Pius VI, hindi po Novus Ordo. Dahil yung Novus Ordo, 1969 pa. Sa pamagitan ni Pope Paul VI. So, humihina, nag-loading. So, yan sa lang muna mga kapatid dahil... Walang problema sa traditional mass dahil nag-celebrate din tayo ng traditional mass. No, ang problema nito kung extreme yung pagka-traditional mo. Parang yung Latin rite lang ang yung unang misa, hindi naman Latin. Aramaic yun. Aramaic yun. No, ang gamit ni Kristo ay Aramaic. Si Kristo po ay Aramaic. So therefore, yung unang misa ay sa Aramaic. Hindi po Latin. Hindi din Greek. Aramaic yung unang misa. Yung misa ni Kristo sa Aramaic, hindi po Latin. So, mayroong pagbabago, di ba? So, allergy sila sa pagbabago. From Aramaic, Greek, no? Oh. So, from Greek to Latin. So, kita ninyo, kahit yung liturhiya natin, eh, hindi talaga tayo magkaano. The only permanent in this world is change. Pero hindi natin binabago yung essence ng misa. Kung merong pari dito, mga bagong pari, sabihin niya, this is not the body of Christ. Yan! Mali po yan. Yan po ang tinutukoy niya sa Council of Trent na ano, anathema set. Pakinggan natin yung mahal natin na kapatid. Monsignor Walter Abbott S.J. and Very Reverend Monsignor Joseph Gallagher. Translation, translator, translation editor. Ito po. Ito po ha. So, kinundem po ng Council of Trent, particularly yung mga Ordo Protestante, pagkatapos sa Synod of Pistoia, kinundem din po. Ha? Kinundem din po ha, yun ng simbang katolika ha. Ang kinundem, ang Protestante, sa Council of Trent. Ang Synod of Pistoia, ang kinukondem dito, yung improvised liturgy, not approved. Improvised nga. Hindi yung Novus Ordo dahil yung Novus Ordo promulgated 1969 pa by Pope Pius. Yung condemned proposition, yung condemned right na ginawa na nangyari sa Trent and dito sa Synod of Pistoia,
tinanggap po ito ng present hierarchy po natin ngayon after the sa post-Vatican Council, post-Vatican II Council. Ito po, ano ang response ng mga condemned sect and the denominations? Hindi po ito religion eh. Ano po yung response ng tinatawag ng mga Protestante patungkol po sa liturgy po ngayon? Ito po, babasahin ko na po ha. The documents of Vatican II, ito po, page 181. Ito po ha. Okay, ito po. As these brief comments suggest, there is much in the Constitution on the sacred liturgy for which Christians who stand in the heritage of Reformation ought to be grateful. So, sabi dito, as brief comments suggest, there is much in the Constitution. Marami raw po nakalagay sa sacred Constitution, sacred liturgy for which Christians, patungkol po sa mga Kristiyano, yung mga reformers, yung mga Protestante na tumatanggap patungkol po sa gusto ni Martin Luther. Sabi dito, ought to be grateful, masaya po sila. Bakit po masaya? In fact, several of his fundamental principles represent the acceptance, however belated, of the liturgical program set forth by the reformers. So ito pa lang po ha, apat ha, 1, 2, 3, lima pala aklat yung ginamit ko. By the way mga kapatid, no, kinukondemn ng obispo dito yung improvised liturgy, no. Yung binabasa niya kahit within sa simbahan may reformers din. Baka hindi niya alam yung mga proponent po sa reformation sa liturgy. Tinatawag din reformers 'yan. At yung mga ibang Christian, hindi lahat. Hindi naman mga Protestant 'yon, mga Ecumenical Council yung Vatican, 'di ba? Ecumenical Council. So ang karamihan niyan yung mga Greek Orthodox, they're Christian also. Yung Armenian, Antiochian, they're also Christian, separated brothers. So yung mga reformers not automatically na puro ano 'yon. Kahit yung si Archbishop Bog Nene, atin sinasabi niya Mason daw. Tingnan natin yung mga document kung Mason ba, dahil siya isa sa mga proponents sa reformation of the liturgy, si Archbishop Annabel Bognini. Tingnan natin yung accusation niya. So nasiyahan yung mga reformers, hindi yon automatically mga Protestante. So within the church, we desire reform. Hindi man masama yung reformer, mag-reform tayo ng mga para sa kabutihan ng lahat, no? So kita ninyo mga kapatid, ang kinukondemn ni Pius VI hindi po yung Novus Ordo. Dahil yung Novus Ordo promulgated kailan? 1969 po. So out of context, no? Paano makondemn 17th century daw? 1969 yung ano. At ang mag-condemn naman dyan ay hindi, binabasa niya si Pius VI ang mag-condemn. Hindi si Brother RJ ang mag-condemn. Kundi ang Santo Papa. Si Pope Francis ngayon ay nag-celebrate, si Pope John Paul II nag-celebrate ng Novus Ordo. Si Pope Benedict, John Paul II, Pope Benedict, nag-celebrate na ng Novus Ordo. Si Pope Francis nag-celebrate ng Novus Ordo. So, kita ninyo, siya lang ang nag-declare na sa demonyo po ito. At ang nag-declare naman, si Pope Paul VI, hindi man mga Protestante nag-declare sa Novus Ordo. Hindi naman si Martin Luther ang nag-declare sa Vatican II. Yan ang totoo. Kahit nga si Archbishop Lefebvre ay against siya ni Archbishop Annabel Bognini, nag-approve siya sa Sacrosanctum Concilium sa Vatican II. So parang stricto pa siya, no, si Brother RG kay Bishop Lefebvre dahil nag-approve
nag-vote siya for sacred liturgy of the mass, no, sacred liturgy of the mass, may document, sacro sanctum concilium. So yan sa lang muna man, may schedule pa tayo. So sa pagsagot natin sa mahal nating kapatid, so fight Maria, that accept thee with a humble heart po. God bless.